16. January 16 to February 17 po, ay pinatend po kami ni Bishop ng course on human sexuality and celibate living. Doon po kami sinabihan ay Saturday, Sunday, at pa po ako naggamit, Lunes, kumanda po ako ng Galilee. Kaya po doon, hindi po masyado maliwanag sa atin kasi parang napakabilis ng pangyayari. Saka po, syempre, meron po akong mga personal biases na part of my ignorance, Bishop, na akala po pinapadala doon sa Galilee. Yun yung mga may problema. Hindi po ako masyado na-orient, no? Kaya po, hindi, normal lang po. Ayun po, kaya po nung pagdating ko doon, tinatanong po ako ng expectations. Hindi po ako sumagot ng expectations kasi hindi naman po ako expect kasi hindi ko po alam kung ano yung program na dadalungan ko. Yun lang po, siguro yung una na siguro ay nagkausap lang po kami through text. Tapos para po talaga mabilis na makayari ay 1 month, isang po po may parokya, may mga schedule. Kaya naghahagitan din po kami ng pare. Mas sabi po sa sabi, mas maganda na po maihanda para po yung mga schedule na itama din po at yung mga parang mabuha. Pangalawa, na po ako'y nandoon ay magagaling po ang aming mga speakers, mga professional, mga psychologists po, at yung iba po yung mga speaker na nagsalita doon ay mismong graduate ng Galilee Assist na nagbigay ng kanilang mga patotoo. So, isa po sa mga natatandoon is about the sexual misconduct of priests. So, lahat po yun ay natatandoon. Ang mas maganda po ngayon, unlike in the previous study, lagi po tayo nagbabase sa US, clergy of US studies. Pero this time, ay pinag-aralan po ito at may exactong figure about some cases ng misconduct, sexual misconduct of priests in the Philippines. Ibig sabihin, may number, pinag-aralan ang klero na Pilipino. Kaya po mas makaka-relate po yung mga participants kasi ito yung nangyayari sa konteksto ng mga pares sa Pilipinas. Meron pa nga po itong survey, hindi ko lang po ang natandaan ko na eksakto, but halimbawa sinabi, 40% of priests are up to women, then 30% of the priests are up to boys. So, may mga ganun pong brackets sila na nakita nila throughout the studies na pag-aaral ng mga kaso ng mga paring Pilipino. At pangalawa, pangatlo po, mas na-encourage ko ito, ako po bilang pag-ilimang taon ng paring this coming June 27, ay parang renewal na rin po ito sa akin. Actually po, marami po kaming paring mga kasama at ang maganda po doon ay nagkaroon po rin kami ng sharing tungkol sa aming karanasan sa ministeryo bilang pare. Na we could enjoy our sexuality at the same time being celibate. Basta alam daw lang daw po natin ang ating mga boundaries. Because as a sexual person, and celibate is a choice, and if you go beyond that boundary of being celibate, doon po tayo nagkakaroon ng problema. Kasi bago daw po natin pasukin ating buhay bilang mga klero, alam natin na isang parte sa ating buhay ay hindi parang sa atin. Yan po ay maliwanag sapagkat sa seminaryo na ito po ay tinuturo. At meron po mga kaso na sabi, natutunan ko po doon na yung mga ilang sexual misconducts ay bunga ng kanilang history o sila yung mga bata pa. So, they did not come up as offenders by itself, pero may mas malalim na kahulugan na dapat gawin in the past na yun po ay isa sa mga tinitrip na kinakaila magbigyan ng sagot para po mahil uli yung person spiritually. So para po sa akin, I would like to recommend na ituloy po itong course na ito on ongoing formation. Nakakatuwa po kasi they spent, para po sa akin, 57,000 for that program for my spiritual growth and renewal. Kaya nga po, pagkatapos po nito, noong program na yun, at susunod na po, after 5 years, ay tinatawag nilang midlife celebration. Hindi po midlife crisis, but midlife celebration for peace. Siguro po, after po ng 5 years,
39 na po ako yun. Ngayon, after 5 years, 40 na po. So I am willing to undergo itong programa nito para rin sa ating renewal. Maganda po ang programa and I'm very inspired kasi nakapagdasal po ako. Parami po akong natutunan sa mga speakers at ituloy lang po bishop natin yung formation na ito para din po sa continuous and spiritual work na ating mga clergy. So, nire-recommend po po sa suggestion na ituloy po natin itong program. So, yun lang po. Alamakuhan natin. Sila po ang bagong diocese and spiritual sexologist.